dinagdag na namin ng Glemo. Ayan, Glemo Sense ni Kuya Migs. Siyempre, kailangan din namin yung mga bagay na ganun dahil kailangan din namin may pangtustos para sa pamilya. Ako po, sa mga ini-issue po sa akin, hanggat maaari po kasi ayoko pong dinadama yung anak ko. Pero, eto, sige, sasabihin ko na sa inyo kasi mukhang kinakalkal na rin po kasi ng iba yung buhay ko. Sa sobra yata na pagmamahal nila kay Kuya. Although okay lang naman yon, pero kasi parang sumusobra rin kasi, di ba? Hanggang sa dinadamay na rin kasi yung bata. Opo, may anak na po ako. At kung nasan yung tatay, hindi na po kami. At may partner po ako. And yes, lesbian po yung partner ko. At ilang taon na rin po kami. At masayang-masaya naman po ako. Masayang-masaya naman po kami dalawa. Proud pa rin naman po ako kasi nakakasama ko yung anak ko anytime ko gusto. Kahit kailan ko gusto makita siya, makikita ko siya. Kaya lang naman po siya nandun sa lola niya dahil nag-aaral po siya. Hands-on naman ako sa anak ko. Siyempre, kailangan ko silang suportahan ng mama ko. Bilang isang ina-responsibilidad kong suportahan yung anak ko. At lahat yon gagawin ko sa maayos na paraan. At sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pagsisikap ko sa sarili ko. Hindi lang po kasi nakikita ng iba, siguro po, akala nyo po, wala kaming ginagawa sa buhay. Minsan nakikita ko nga pag sinasabi nila na wala kaming ginagawa sa buhay. Ang sarap siguro yung pakiramdam na wala kang ginagawa sa buhay. Sana all, mapapasana all ka na lang talaga eh. Kaya po kami nag-business. Para po hawak namin yung oras namin at the same time masasamahan namin si Kuya Migs. Para may time nakakaalis-alis kami anytime namin gusto. Hawak po namin yung oras namin. Saka alam nyo mga kabashi, grabe din po kasi yung sacrifice sa amin ni Kuya. Kaya ibinabalik lang din po namin yun sa kanya. Hanggang sa dumating na yung namatay na si Kuya Michael. Opo, yung kuya po ni Kuya Migs, si Kuya Michael, nagkasakit po. Sobrang daming pagsubok na nangyari kay Kuya. Hindi ko po alam kung paano namin i-comfort si Kuya eh. Kami, bilang kaibigan po kami ni Kuya Migs at ng Molino family, at bilang talent po ni Tatay Jet, sumusuporta ako sa mga bagay na alam kong kailangan po ng kailangan ni Kuya ng isang kaibigan. Kaya po, hindi kami umalis sa tabi na ni Kuya Migs. Simula nung nawala si Kuya Michael, sobrang lugmok ang Kuya Migs. Hindi kasi namin alam paano siya i-comfort eh, sa mga chat, text. Parang hindi ano eh, hindi okay eh. So, ang ginawa po talaga namin, pinuntahan po talaga namin siya, kinomfort talaga namin siya kasi kailangan na kailangan niya po kami. Yung bagay na yun po, mas naramdaman ni Kuya Migs ang totoong pagmamahal ng isang kaibigan. Panahon na kailangan niya kami. At mayakap ng mahigpit si Kuya Migs. Dahil alam namin na down siya ng mga panahon na yon. Kami lang po ni Yamsi ang nakaalala din talaga kay Kuya. Kaya sa lahat ng mga nangyayari kung bakit hindi kami iniiwan at pinababayaan ni Kuya hanggang ngayon. Sana po mga kabashi, Team Kabunso, maunawaan po ninyo. Wala po ako o kami ng yaman na ibang hangad kundi ang makatulong at magpasaya po ng tao. Ngayon po, kung bakit po kami laging kasama ni Kuya Migs sa kadahilanan po na nagre-rehearse po kami para sa mga event, sa mga shows ni Kuya Migs. Yes, tama po ang dinig nyo. Dahil po kami po ni Yamsi ang backup po talaga ni Kuya Migs. So, kailangan po talaga namin magkita as in marami po kami ginagawa everyday. At saka isa pa po, kami po mismo ang kumukuha ng Glemo sa Batangas. Hindi po kami nagpapautos or dinadala lang sa amin yung mga pabango na madamihan talaga na sobrang bigat. Kami po ang kumukuha talaga sa Batangas, ibinabiyahe pa po namin. Kaya po nagkakataon na lagi po kami talaga magkakasama. At ganun din po pagka nagbibigay po sa mga charity, kasama din po kami. Dahil kailangan din po ng katuwang ni Kuya, kailangan din po ng katuwang nila Toto and Pia, nila Nine, Chal Molino. Kaya po, lagi kaming magkakasama. At saka isa pa mga kabashi, masaya po kami pagka nasa Batangas kahit si Nanay Belen nakakabiruan po namin. Wala po kaming problema.
wala po silang iniisip na masama about sa amin, as in mahal na mahal po nila kami. Kaya po, ganun din po yung sinusukli namin sa kanila. Minamahal lang din po namin sila nang walang kapalit.